Okay, good morning. Tanghali na pala. Good afternoon. So, ito po. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin itong USB na to. Ibuboot ko yung Windows 11 dito. Okay po ha. Dito mismo magagaling yung Windows 11. Try natin. Okay, magandang araw. Narito po ako para ipakita sa inyo kung paano pagbuboot ako ng multi-boot Windows installer and technician tools in one. Dito po sa aking 64GB SanDisk USB Ultra 3.0. Ito po siya. Sasaksak po. Okay. Okay. Then, ito gamit ko ay USB ASUS X44H. Ah, yan. ASUS X44H. So, magbubot pa tayo rito. Power on. And then, skip para mag-boot tayo sa BIOS. Okay, yan. Select natin ang USB. Yan. Go. Wait tayo. Okay. Ito na po tayo sa multi-boot ng ating Windows. Choose an operating system. So, Windows 11, Technician's Tool. Para sa pagre-repair ng mga computer or laptop. Dito, Windows All-in-One Installer. Para sa pag-install ng lahat ng klase ng Windows, pipili ka kung 7, 8, 21, 10, o 11. So, tingnan natin yung loob ng Windows 11 na ito. Yan, ito na ito. Wait lang natin ng konti pa. Ito na po siya. So, ito po yung aking design. Yan po. Windows 11 po ito. Naka-disable ang update. Kasi, para sa security ng aking program. So, check natin siya. Ito ang Windows. Start menu niya ng Windows 11. Yan. Konti na lang mga apps niya. Tinanggal ko na yung mga bloatware ng Windows 11. So, yung mga importanteng kailangan na lang para sa pag-aayos pag-repair ng mga laptop o computer. So, yan po. Check natin ang settings. So, ito. About. So, gumagamit ako ng i3 with 4GB RAM laptop. Yan. Windows 11 Pro. Installed on 12.17. Yan, 12.17 ka-install ko lang kanina. Madaling araw. So, ito po siya. And then, check natin yung capacity ng USB. Sabi ko 64GB po ito. Ilan na lang available niya? So, ito po. May space free pa ang 64GB ko na 6.46GB. At sa loob naman ng Windows mismo, meron akong 9.45GB. space. So, marami pang pwedeng maikarga sa mismo Windows na to ngayon. Dito naman, magdi-delete lang sila sa laman ng mga ito. Kung pwede lang palitan laman ito. Virus is found. Yan yung mga tinanggal ko para sigurado. Pag nakita ko yan, baburahin ko agad. Gagawin ng paraan. Pero sa ngayon, wala naman. Ito yung list ng mga virus na nakalagay dyan. Nabiligyan ako ng sakit ng ulo. Pero ngayon, wala na siya. So, ito yung save. So, ayan. Ayan po ang laman ng aking. Ano, tapos dito yung mga installer niya. Yung mga package, yung mga nakasama rito. So, yan po.
lahat ng Microsoft Office Plus 2019 para sa mga bago install na computer. Kapag nag-install kayo. Maraming naman yung installer nito. Magandang gamitin para sa mga technician. So ngayon, let's start tayo. Tingnan naman natin ng iba pang features doon sa kabila. Sa technician's tool na gumagamit ng DLC boot. Piliin natin ito. So, ayan po. DLC Boot 2019, yung technician tools natin, sinasabi ko kanina. Pipili ka kung ilalaunch mo yung Mini Windows XP, Mini Windows 10 32-bit, o Mini Windows 10 64-bit. Lahat yan may mga gamit yan para sa pagbabaka, pag-restore, pag-ayos ng iyong computer or recover. So, open natin ang Windows 10 64-bit. Ayan, hintay tayo ang loading files. Wait. So ito po yung loob ng technician's tool using DLC boot. So meron siyang Mini Windows 10. Ito po siya. Yan ang mga laman niya. Konti lang naman laman niya. Kung ano yung kailangan mo sa pag-ayos ng isang computer. So, launch natin ang DLC boot. So, ayan ang DLC boot. For partitioning, nandito siya lahat sa DLC boot na to. Kung gusto mo mag-partition hard disk, ito lang po gamitin nyo. Backup and restore. Ayan. Installation ng driver dito, network. Oops, sorry, pinapindot ako. Yan. Marami po tong apps and tools for recovery. Meron siyang built-in browser. Ito din. Yan, for data recovery. Hardware. Antivirus. So, napakaraming tools ng DLC boot. Gamit ang USB ko nito, pwede kang mag-repair, mag-ayos ng kahit na anong computer o laptop. Restore, ibalik, or tanggalin ng password ng isang system. Gamit lamang itong DLC boot. Gamit itong USB ko. Baga, itong kinakailangan ninyo kung gusto nyo mag-ayos ng computer, mag-recover ng mga data files. So, gamit ito, maayos nyo lahat.
For installation ng Windows, pwedeng-pwede po siya. Meron siyang Windows installer all-in-one. So, check natin yun. Let's start. Check ulit natin. So check naman natin ang Windows All-in-One Installer. Bali, ito po ang Windows All-in-One Installer. Makikita ninyo lahat dito. In one, Windows 7, 8.1, 10, or 11. Pipili ka na lang kung ano gusto mong install. 32-bit or 64-bit pipili ka. So, tingnan natin siya. Install now. Okay. Check, click lang natin itong I don't have a product yun. Then, wait, boom. Ayan na. Windows 7, 60, yan, 86, 32-bit yan. For 32-bit computers, pero karamihan yun, hindi na gumagamit ng ganyan. Puro 64 na lang. Pero kasama pa rin dito sa ginawa natin. Yan o, Windows 8.1. Windows 10. Ayan po. Hanggang Windows 11. So, nandito na po lahat ng kailangan nating operating system. I-install nyo na lang. Then, next. So, ayan. So, demo lang naman ito. Wala naman tayo pinili kanina. So, kaya, cancel na natin. Pinakita ko lang na sama-sama lahat dito yung Windows 7 to 11. So, end na po. Salamat sa panonood.